ang mga dahilan, mahalagang pangyayari at bunga ng unang digmaang pandaigdig. Sa pagitan ng 1871 hanggang 1914, ang mga bansang industrialisado sa kanlurang Europa ay nasa rurok ng kanilang kapangyarihan. Sila ay naging matatag dahil sa industrialisasyon. Ating talakayin ang mga naging sanhi ng unang digmaang pandaigdig. Mga sanhi ng unang digmaang pandaigdig. Nasyonalismo. Ang damdaming nasyonalismo ay nagbubunsod ng pagnanasa ng mga tao upang maging malaya ang kanilang bansa. At kung minsan, ito ay lumalabis at nagiging panatikong pagmamahal sa kanilang bansa. Ang ilang halimbawa ng panatikong nasyonalismo ay ang mga Junker, ang aristokrasyang militar ng Alemanya na nagpilit na sila ang nangungunang lahi sa Europa. Mayroon namang mga bansa na masidhi ang paniniwalang karapatan nila na pangalagaan ang kanilang mga kalahi kahit nasa ilalim ng kapangyarihan ng ibang bansa. Isang halimbawa ay ang pagnanais ng Serbia na ang kininang Bosnia at Herzegovina na nasa ilalim ng Austria. Marami sa mga estado ng Balkan ay Greek Orthodox ang relihiyon at ang pananalita ay tulad ng mga Ruso. Ito ang ginawang dahilan ng Russia upang makialam sa Balkan. Ito ay may kinalaman din sa kagustuhan ng Russia na makuha ang Constantinople upang magkaroon siya ng mga daungan na ligtas sa yelo. Nais namang ang kininang Italy ang Trent at Trist na sakop ng Austria. Ang Pransya ay nais namang mapabalik sa kanya ang Alsace-Lorraine na inangkin ng Alemanya noong 1871 bunga ng digmaang Pransya at Russia. Ang imperialismo. Isang paraan ng pagpapalawak ng pambansang kapangyarihan at pag-unlad ng mga bansang Europeo sa pamamagitan ng pagkuha ng mga kolonya. Ang pag-uunahan ng mga makapangyarihang bansa na sumakop ng mga lupain at magkaroon ng kontrol sa pinagkukunang yaman at kalakal ng Afrika at Asia ay lumikha ng samaan ng loob at pag-aalitan ng mga bansa. Sinalungat ng Britanya ang pag-angkin ng Alemanya sa Tanganyika sapagkat balakid ito sa kanyang balak na maglagay ng transportasyong riles mula sa Cape Colony patungong Cairo. Tinangka namang hadlangan ng Alemanya ang pagtatatag ng French Protectorate sa Morocco sapagkat naiinggit ito sa mga tagumpay ng Pransya sa Hilagang Afrika. Sa gitnang silangan ay nabahala ang Inglaterra sa pagtatatag ng Berlin-Baghdad Railway sapagkat ito ay panganib sa kanyang lifeline patungong India. Ang pagpapalawak ng hangganan ng Austria sa Balkan ay tumawag ng pansin at mahigpit na pagsalungat ng Serbia at Russia. Hindi nasiyahan ang Alemanya at Italia pagkakahati-hati ng Afrika sapagkat kaunti lamang ang kanilang nasakop samantalang malaki ang naibahagi sa Inglaterra at Pransya. Ang militarismo. Upang mapangalagaan ang kanilang teritoryo ay kinailangan ng mga bansa sa Europa ang mahuhusay at malalaking hukbong sandatahan sa lupa at karagatan. Kaugnay nito ang pagpaparami ng mga armas. Ito ang naging ugat ng paghihinala ng mga bansa sa isa't isa. Nagsimulang magtatag na malalaking hukbong pandagat ang Alemanya at ipinalagay na ito'y tahasang paghamon sa kapangyarihan ng Inglaterra bilang reyna ng karagatan. Ang pagbuo ng mga alyansa. Dahil sa inggitan, paghihinala at lihim na pangamba ng mga bansang makapangyarihan ay dalawang magkasulungat na alyansa ang nabuo, ang Triple Entente at ang Triple Alliance. Ang Triple Alliance ay binubuo ng Germany, Austria-Hungary at Italy.
at ang Triple Entente ay binubuo naman ng France, Britain at Russia. Ang mga bansa sa bawat grupo ay nagkasundo na magtutulungan kung sakaling salakayin ang sino man sa kanila. Ang Triple Alliance ay itinatag ni Otto von Bismarck ng Germany noong 1882 upang mahiwalay ang France at mawala ng kakampi at mapigilan ang impluensya ng Russia sa Balkan. Ang Triple Entente ay binuo naman para mapantayan ang kapangyarihan ng Triple Alliance. Ang pagsisimula at pangyayari ng unang digmaang pandaigdig. Sinuportahan ng Germany ang tangka ng Austria na mapahina ang Serbia. Hindi naman mapayagan ng Russia na humina ang Serbia kaya't humanda itong tumulong. Ang France ay nakahanda ring tumulong sa Russia. At alam ng Germany na kung makakalaban niya ang Russia ay makakalaban din niya ang France. Ang pagpaslang kay Archduke Franz Ferdinand ng Austria at sa kanyang asawa na si Sophie, Duchess of Hohenberg, noong June 28 ang nagsilbing mitsa ng pagsiklab ng unang digmaang pandaigdig. Ang digmaan sa kanluran. Dito naganap ang pinakamainit na labanan noong unang digmaang pandaigdig. Ang bahaging sakop ng digmaan ay mula sa hilaga ng Belgium hanggang sa hangganan ng Switzerland. Nilusob ng Germany ang Belgium kahit ito ay isang neutral na bansa. Ito ang paraan na ginamit ng Germany upang malusob ang France. Ngunit sila'y inantala ng magiting na pagsasanggalang ng mga taga-Belgium sa Liège. Ang digmaan sa silangan. Nilusob ng Russia ang Germany sa pangunguna ni Grand Duke Nicholas, ang pamangkin ni Tsar Nicholas II. Ngunit sila ay natalo sa digmaan ng Tannenberg. Nagtagumpay ang mga Ruso sa Battle of Galicia. Ngunit sila ay pinahirapan ng mga Germans pagdating sa Poland at dito ay tuluyang bumagsak ang hukbo ng Russia. Ang sunod-sunod na pagkatalo ng mga Russian sa digmaan ang naging dahilan ng pagbagsak ng dinastiyang Romanov noong March 1917 at ang pagsilang ng komunismo sa Russia. Upang makaiwas na ang Russia sa digmaan ay nakipagkasundo si Vladimir Lenin sa ilalim ng pamahalaang Bolshevik sa Germany pamamagitan ng paglagda sa Treaty of Brest-Litovsk. Iniwan ng Russia ang kanyang mga alyado at sumapi na sa Central Powers. Ang digmaan sa Balkan. Pagdating ng taong 1916, karamihan sa mga estado ng Balkan ay napasailalim na sa kapangyarihan ng Central Powers. Ang Turkey ay kumampi sa Germany upang mapigilan naman ang Russia sa pag-angkin sa Dardanelles. Ang Italia naman ay tumiwalag sa Central Powers at nanatiling neutral pansamantala hanggang 1915 at kalaunan ay sumali sa Allied Forces dahil sa hinangad niyang maangkin ang mga teritoryong Latin na hawak ng Austria at ang mga kolonya nito sa Afrika. Ang digmaan sa karagatan. Sa unang bahagi ng digmaan ay nagkasubukan ang mga hukbong pandagat ng Germany at Britain. Ang lakas pandagat ng Britain ay naitaboy ang mga barkong pandigma ng Germany mula sa pitong dagat at kumanlong sa Kanal Kiel. Naging mainit ang labanan dahil makapangyarihan ang hukbo ng mga Allied Forces sa karagatan. Sa kabilang dako, ang mga mabibilis na raider at mga submarinong U-boats ng Central Powers ay nakagawa ng malaking pinsala sa kalakalang pandagat ng mga Allied Forces. Ang pinakamabagsik na raider ng Germany ay ang Emden, ngunit bandang huli ay napalubog ito ng Sydney, isang Australian cruiser.
ang mga naging bunga ng unang digmaang pandaigdig. Matinding pinsala ang naidulot ng unang digmaang pandaigdig sa buhay at ari-arian. Ang bilang ng namatay sa labanan ay tinatayang umabot sa 8.5 milyon. Ang mga nasugatan ay tinatayang nasa 22 milyon. At ang mga sibilyan na namatay sa gutom, sakit at paghihirap ay tinatayang umabot sa 18 milyon. Ang mapa ng Europa ay sadyang nabago at ang kalagayang pampolitika sa buong daigdig ay nabago. Ang Austria at Hungary ay nagkahiwa-hiwalay. Ang mga bansang Latvia, Estonia, Lithuania, Finland, Czechoslovakia, Yugoslavia at Albania ay naging malalayang bansa. Apat na imperyo sa Europa ang nagwakas. Ang mga Hohenzollern ng Germany, Habsburg ng Austria-Hungary, Romanov ng Russia, at ang Ottoman ng Turkey. Ang mga itinalaga ng Treaty of Versailles noong 1919 ay nagtanim ng hinanakit sa Germany dahil sa lubhang marahas ang mga parusang iginawad. Ang pagkapahiya ng Germany ay naging dahilan kung bakit ang bansang ito ay naghanda na naman upang muling makipaglaban sa mga bansang alyado. Mga usapang pangkapayapaan. Ang mga nanalong bansa ay umisip ng paraan upang maiwasan ang muling pagsiklab ng digmaan na inakala nilang magiging salot sa kapayapaan ng mundo. Sila ay bumalangkas ng mga kasunduang pangkapayapaan na naganap sa Paris noong 1919 hanggang 1920. Ang mga pagpupulong na ito ay pinangunahan ng tinatawag na Big Four. Ito ay sina Pangulong Woodrow Wilson ng United States, Prime Minister David Lloyd George ng Britanya, Vittorio Emanuele Orlando ng Italia, at Prime Minister George Clemenceau ng Pransya. Ang pangunahing nilalaman ng mga kasunduan ay ibinatay sa 14 na puntos ni Pangulong Wilson. Ang ilan sa mahalagang nilalaman ng kasunduang ito ay ang katapusan ng lihim na pakikipag-ugnayan, ang kalayaan sa karagatan, ang pagbabago ng mga hangganan ng mga bansa at ang paglutas sa suliranin ng mga kolonya ayon sa sariling kagustuhan ng mga mamamayan, ang pagbabawas ng mga armas, ang pagbabawas ng taripa, at ang pagbuo ng Liga ng mga Bansa o League of Nations. Ang mga dahilan, mahalagang pangyayari, at bunga ng unang digmaang pandaigdig.